Ayan po, magandang araw po sa inyo lahat at welcome again po sa JLAT Vlog. At so ayan po, for this episode po natin, andito po tayo ngayon sa bahay naman po ng San Manuel Tarlac. At meron po kaming ipapakitang mango farm naman to. Residential mango farm po siya, pero pwede rin pong gawing commercial. At ito nga po, ito po yung way naman po na papunta sa ano rin po, sa provincial road dito, papuntang Kuya po. At ito naman po yung way na papunta naman po sa ano, sa MacArthur. Kasi actually dyan lang po yung MacArthur Highway sa part mo na yun, no? Yun, no? Andun lang po yung daan. Tapos dito po meron pong school. Ewan ko lang kung anong school to. Anong school to, boss? San Manuel National High School. Ayan po. At ba ang frontage po niya, ang estimate po ng mga kasama ko at yung source po namin dito, nasa 400 meters po. Kulang-kulang kalahating kilometro po ang kanyang frontage. Sobrang luwang, haba. Simula po doon sa naputol na semento po na yun, pag ganun po siya. At pag ganun na po siya, hanggang doon daw po, sa bandaron pa po eh. Layo pa po. Nasa 400 meters na po ang kanyang entrada. So ito po ay mango farm. At ito nga po, pasukin natin yung kanyang loob. Ang ganda po yan, boss? Ayan. So ito po, ito nga po ay meron pong sukat na 6 hectares po siya along cemented road po. Kitang-kita niyo man at malapit lang nga lang po sa MacArthur Highway. Mga ilang metro lang layo niya. Oo. Tapos ang pinaka the best na po na exit kung sakaling gusto niyo puntahan tong property nito, mag-Carmen Tiplex na lang po tayo. Carmen Tiplex po, mga ilang minuto lang po ang driving, siguro mga 5 minutes lang po. Estimate lang naman po 'yon. At ito nga po ay meron pong ang sinasabi kanina nung isang lalaki, 35 daw yung puno ng mangga na malalaki. Kaso nga lang nung pinalipara natin ng drone, hindi lang 35 yung nakita namin. Ang sabi nga namin baka nasa mga 100 more or less na mangga. So inano lang po namin na 100 more or less na puno ng mangga. At ang maganda dito, pag nabili nyo po, lalagyan po natin ng numbering na lang po kung sakasakali po. So ganito po yung kanyang mga mangga. Malalaki na po yung iba po dito, mga centennial na. At yung iba daw po mga may ano po, nasa mga 30 years old to 40 years old daw po yung iba. So itong mga to, kuming to centennial na to eh. Mga kulang-kulang santa na iba dito. Bata pa itong mga to. Ayan, sa kulang-kulang santa na to, boss, yung mga ano niya. At ito nga po ay TCT na po ito. Yung kanyang titulo po ay TCT private title na po. Dalawang titulo daw po. At sagot daw po ni seller yung capital gain tax. Ganun din po yung porsyento ng kanyang ahente. At ganun din po, buhay pa daw po yung nakapangalan sa kanyang titulo. Meron na po internet connection. Kitang-kita po ito sa daan kanina. Source of water, ewan ko lang po kung may nawasan na po dyan. For sure, may nawasan na po yan dahil itong property na ito ay sahop na po ng town proper. Actually po, dyan lang po yung palengke. Pwede nga lakarin po siya yung palengke. Pwede nga lakarin yung palengke. At tawag dito yung kanyang presyo ay 450 na po, sabi nila kanina sa akin. 450 po per square meter yung kanyang presyo sa 6 hectare. Actually po, sabi nila sa amin 6 hectare dito more or less, kulang 6 hectare. So sabihin na natin 6 hectare more or less po siya. So ang boundary dito ay hindi po nila masabi kung saan boundary dito eh. May bukid pa daw. May part na pong nabubukid. So kailangan po nating ipa-relocate survey kung sakasakali po ito. Ang boundary at yan yun eh. Talagpas din lang oh. Hindi nataabot dun sa mga part na yun. So kailangan din ipa-relocate survey po ito. Pag-usapan nyo na lang po ni seller po yung bagay po na yun. Yung relocation survey po ng property. At ano pa? Maganda po ito. Ideal po ito sa ano. Pwedeng gawing resort. Dahil ito nga po ay malapit lang po sa town proper o sa MacArthur Highway. Pwedeng gawing ano ito eh. Hotel and resort. Yun ang maganda dito, boss. Kasi may mga travel na ano yun. Mga nagbabiyahe. Bypass road. Hindi bypass road yan, boss. May bypass road bang sa Manuel? Oo nga, no? Ewan ko lang po akong bypass road po yan. At kitang-kita po dito yung bundok ng Bulaylay. Yan po ay sakop na po ng Kuya po Nueva Ecija.
Ayun po. So, yun yata yung tower na yun eh. Ano na yun eh, kuya po na yun eh. So, malapit lang po siya sa boundary po ng kuya po. Ewan ko lang po ah, kung sakop pa po ito. Pero ano kung sakop, boss? Kasi sa kabila eh, may mga tanim eh. Dito walang tanim ng mga pala o mais. So, hindi po namin sure kung sakop pa po ito. Pero, ayun nga po, makukuha po natin yan sa relocation survey po. Baka mayroon pa tayong isa subdivide kung sakasakali po. Pero, 6 hectare daw po ito eh. May title daw po, 2 titles. Kulang 6 hectare. Kaya, ipaparelocate po natin yan. Pag-usapan nyo na po ni seller sa about naman po sa ganun. Dahil sagot naman daw po ni seller yung capital gain tax, porsyento ng ahente. Sa buyer naman po, ang kanyang sasagutin ay transfer of title, deed of sale, at ano pa. Kung gusto nyo ipalakad po sa amin yung kanyang transfer of title, meron naman po kaming kakilalang nagtatransfer po ng title na pwedeng tumulong sa atin. Pero yan nga po, babayaran po natin yung kanyang tinatawag po na professional fee naman po. Ayan. So, panoorin nyo po yung kanyang aerial video o drone video po para makita nyo po yung mga boundary. So, ang ilalagay po namin yung marking o boundary po ng property ay estimated lang naman po yun. Estimate lang po yun. Ayan. I-estimate lang po namin ang talagang magpapatunay po ng kanyang boundary ay ang relocation survey po na i-base po nila ayon po sa hawak po na titulo po ni seller po. Ayan. Dito na, boss. Ayan, dito po sa part na to, meron silang kubo. Ayan, meron nga pong kotse doon. Ewan ko lang, abandon na yata. Ayan po. So, yung drone video na lang po maghatid sa inyo sa ibang part po ng property na ito. At medyo napagod na rin po kami dahil pang ilan na ito, boss? Pang ilang property na ito? Pang 5. Pang 5 property na po itong na-vlog po namin sa araw na ito. Ewan ko lang po kung meron pa po silang ipapakita po sa amin na mga property. Ayan po. Ang layo pa rin sa Maynila. Mga 2.5 hours lang po ang driving. Pag-exit yun ng Carmen, mga 5 minutes lang po driving papunta po rito. Malapit-lapit na po ang T-Plex Carmen po dito. Actually, boundary na ang San Manuel Tarlac at ang Carmen Rosales Pangasinan ay magkatabing bayan po yan. Kaya malapit-lapit na po tayo sa Carmen T-Plex po kung sakasakali po. Ayan. Kung may mga ibang katanungan po kayo regarding po sa property na ito, tawag lang po kayo sa akin at try ko pong sagutin ang mga katanungan nyo. Pwede kayong mag-comment, mag-text po sa akin, mag-message sa Viber, WhatsApp, tumawag po doon. At ganoon din po. Kung gusto nyo puntahan itong personal yung property, sasamahan po namin kayo para makita nyo po ng personal at makapag-decide po kayo kung ano yung decision nyo po kung sakasakali po. Mas maganda po, puntahan natin ng personal kesa naman po nakikita nyo na po sa video. Mas maganda po sa personal nyo tignan. Ayan po. So, sa mga bago pa lang sa akin YouTube channel, pahit na rin po yung mag-subscribe na po kayo, pahit na rin po yung notification bell para ma-update po kayo sa mga binablog po namin mga property na kagaya po nito. At marami salamat po sa pag-suporta nyo po sa aming team, sa team Realtors. Ganoon din po sa mga kasama po namin mga ehente, mga iba-ibang team din po sila. At nilalapit po nila sa amin itong mga property nito para kung sakali daw mabenta po namin. Ayan. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.